Hello mga idol, ngayon naman gagawa tayo ng handle ng itak. Ito po ang mga kailangan nating gamit para sa paggagawa ng handle ng itak. Pipili po tayo ng magandang gagawin nating hawakan. Ito po yung kahoy. Hinding kalan mga idol, ay gagamitin natin pang baga ng ating itak. Yan po ang ating itak na nasira, kaya papalitan po natin yan. Sa ngayon po, ito po yung procedure. Ngayon po, hindi ko na ipakita ang pag-insert natin ng bolo sa kahoy niya. Pero madali lang po yun. Babagahin lang po natin yung ating bakal. Pagbaga na po siya sa kalan, tsaka natin siya i-insert dito sa ating kahoy na napili. Ngayon, itong nakapili natin kahoy, pag ito po ay naka-insert na hanggang doon sa sagad, tsaka natin siya puputulin ng ating cross cut saw. Ayan. Dito po sa video na ito ay naputol ko na po ang ating kahoy mula doon sa handle niya. Kaya mostly ang video ko po ay ang pag-uukit o pag-chop ng handle niya upang siya ay maging manipis at tamang-tama lang sa ating kamay. Okay po, panoorin po natin hanggang ito ay matapos. Dito po ay pinapakita ko kung saan po nanggaling yung kahoy na aking handle. Yan po sa isang sanga ng kahoy ng santol, dyan po siya galing. Yan po yung pinagputulan niya. Yan, dyan ko po siya kinat. Kaya ganyan na po ang itsura niya, maganda na. Dahil konting na-chop-chop ko na po ng konti. Pamamagitan ng kutsilyo na matalas. Ito po yung ating kutsilyo na matalas o sharp knife. Ay talaga namang madali lang siya, para lang siyang lapis na tinatasahan. Pero ingat po tayo at safety sa ating kamay, baka tayo ay mahiwa.
Dito guys, lalagyan natin siya ng groove sa pamamagitan ng ating lagare. Itong groove na to ay ang paglalagyan natin ng o tatalian natin ng alambre para po siya matibay. Yung iba po ay nilalagyan ito ng metal ring. So wala po tayong available na metal ring sa ngayon. So gawin ko muna po siya na alambre para ma-tight. Ito po ay para maiwasan yung break up niya kung mabigat po yung gagawin niya ang pagtatrabaho ng ating tap. Yun guys, tatalian na po natin siya ng alambre o tie wire. Ipitan po natin siya sa pamamagitan ng pliers. Yan po. So, sakto lang po ang ating haba. Itatighten natin siya. Yun naman guys, sa pamamagitan ng ating file, tanggalin po natin ang mga sharp edge. Especially po yung alambre na ating nilagay. Siguradong may sharp edge yan. So, linis po tayo dyan dahil baka masugatan ng ating galeri pag ating gumagamit. Yun po, kinis-kinis na lang dito sa ating pinaka-handle.